Okay guys, hello again. Welcome to my YouTube channel. Today we're going to cook beef stew with potatoes. Yeah, with potatoes and cabbages. And cabbage, okay. Tapos beef stew. With, lalagyan na rin natin ng saba. Okay, tapos pamitambo. Okay, beef stew with potatoes, cabbage, corn, and bananas. Okay, ala pobre. Tagalog, bilagang baka. Okay. So, una natin gagawin, hugasan natin yung binili natin na beef, no? Ayan. Pwede binili natin na beef sa palengke. Guys, yung binili kong beef, malambot siya, no? Sabi ko dun sa suki ko, bigyan niya ako ng part na yung pang naga. Hindi niya na sinabi sa akin kung ano yung part, eh. So, pero yan. Gasa natin, maigi. Siguro, tatlong beses. Ayan. Para mawala yung mga, ano. Siyempre, galing sa palengke, eh. So, gasa natin. Tapos kasi ako guys, pag naghuhugas ako ng kahit ano, isda, karne, manok, nilalagyan ko asin. Siguro mas kini dalawa na tatlo. Okay. Tapos raramasin ko, okay? Para mawala yung mga, yung ano man yung mga nandiyan siya, impurities na. So, itong lunch natin ngayong araw, kasi nga, kailangan natin ng, syempre, health benefit pa rin. Sabaw-sabaw, mainit na sabaw. So, ito yung napili ko na lutuin ngayon. So, ka-request nung daughter ko, sabi niya, gusto niya daw beef. Beef na beef stew. Para may sabaw-sabaw siya, saka potasa. Gasa lang natin maigi guys. Maganda rin yung ano siya eh, kasi galing sa palengke. Hindi natin alam kung saan galing. So, papakuluan natin to ng siguro 1 hour to 1 and a half hour or 2 hours para mas malambot, no? Slow fire lang guys ha. Ayan. Sana yan na yung yan yun naman, pulang-pula, diba? So, lalagyan natin ng water. Pasa natin yung so, siguro half lang. Tapos half, tapos pakuluan natin, no? Tapos after doon, maghihiwa na tayo ng mga ingredients. Ayan. So, half na siya. Ayan. Half na siya. So, lagay na natin sa apoy. Okay. Kumulo muna natin. Pag kumulo, slow fire na siya. Ayan. Ayan na natin siya kumulo. Ngayon, wash natin yung potatoes. Guys, medyo may putik-putik pa kasi yung patatas eh. So, you have to wash it before you peel it. Para so, I bought this kanina sa market. Tapos cabbage. Gasa na rin natin. Hugasan na rin natin yung cabbage natin, no? Guys, hugasan na lang muna natin yung labas kasi mamaya pa naman natin ito ihahalo. So, tanggalin lang natin yung ano. Mamaya, saka natin siya hihiwain para fresh. So, guys, kumuha ko na lalagyan natin for the potatoes,
Lasa natin. Cabbage. Ah, meron tayong siling haba. Unti-unti na natin ligpitin na. Tapos, syempre, kailangan natin ng pamintang buo. So, I guess, dalawang pamintang buo will do. Sabi muna natin, ay, makakalimutan akong bilhin kalamansi para mamaya sa patis. Bale, bibili na tayo ng tindahan. Tapos, guys, kailangan natin sibuyas, onions, and garlic. Garlic kahit konti lang, kahit mga dalawang ngipin lang or tatlong ngipin lang. Tapos, ito, medyo yun lang. Okay guys, wine na natin. Prepare na natin, no? So, ayan, proper way of preparing. Ito pa yung mga binigay sa amin na gulay-gulay, yung mga nag-donate nung na-quarantine kami. Yan. So guys, babalatan muna natin siya. Mamaya na natin siya hiwain pag ilalagay na. Okay? So lagay muna natin siya dyan. Together with the garlic. Yan. Habang hinihintay natin kumulo yung... Ayan, kita nyo naman. Ganun yung style, no? Para madaling hiwain yung garlic, drugin nyo na. Press nyo lang ng knife. Natutunan ko yan nung nag-boy scout pa ako. Since high school, elementary. Okay. So, lagay lang muna natin siya dyan, guys. Mamaya na natin hiwain. Okay, ngayon, i-peel natin yung patatas natin. So, meron tayong peeler. So, one stroke lang, yan. Wow, sana masarap ito mamaya, no? Definitely, masarap yan. Actually, ang hinihintay dito yung is yung sabaw. Sabaw ng beef. Okay? So, ganyan lang kabilis mag... Pag may peeler kayo, ganyan lang kabilis magbalat. So, guys, yung malalalim, gamitan nyo na ng, ano, ng knife. Guys, kung napapansin nyo sa mga YouTube vlog ko, wala pa akong mga sound effect. Saka wala pa akong mga... Ganong mga... Yung parang bang editor, parang gano'n. Parang sa akin, impromptu yung nangyayari. Kasi guys, hindi pa tapos yung PC ko. Hindi pa tapos yung PC ko. So, hindi ko siya ma-edit yung mga video ko. So, ganun guys. So, hopefully next week, makabili ako ng hard disk. Mapaayos ko yung PC ko. Ma-edit ko yung mga videos ko para naman merong... Kasi nakikita ko yung sa iba, may mga sound effect. Parang mas nakakatuwa pa na okay, diba? Pero sana... yeah, so yun. Natutuwa rin kayo sa mga videos ko. So, nabalatan na natin yung potatoes. Mamaya na rin natin hiwain sila. Pag kumulo na yung ating beef. Yung lumambot na siya. So again, mais. So parang ito is preparation pa lang natin. So maganda kaya yung mais na nabili ko. Yun. So isang mais lang pwede na para lumasa lang dun sa sabaw natin. Yun. Daming mga buhok. So, guys, yung mga ganitong kalaki mais, siguro hatiin lang natin into siguro 1, 2, 3, 4, 4 pieces, no? Gasa na rin natin. Tanggalin natin yung mga buhok-buhok para hindi sumama dun sa sabaw. Ayan, guys. Mais, no? Tapos... Galing natin, linisin natin na ito. Guys, mamaya na nila natin hiwain. Pag lumambot na yung beef natin, saka natin siya iwa. Ay! Okay, then yung mga saba natin, ang ganun lang natin,
Mamaya na rin natin hiwain into two. Kumbaga nire-ready lang lahat natin yung recipe na. Okay. Yan guys, no? Ganyan ang paghiwa. Okay, pandali nyo yung both sides. Tapos mamaya hatiin lang natin sa gitna. Mamaya papakita ko naman eh kung paano siya i-prepare. Tapos babalatan na rin. Okay? Ayusin lang natin yung mga pinagbalatan para hindi bumara. Okay, so ganun lang kadali. Mag-prepare ng ingredients ng ating beef stew with potatoes, cabbage, corn, and bananas. In Tagalog, nilagang baka. Okay? Ganun na siya kadali, no guys? Again, hintayin natin 1 to 2 hours siguro. In slow fire yung ating beef. No? Okay, review natin rin ulit ang ating ingredients, onions, and garlic, bananas, ayan, bananas, pwede magsasahig, no? Paninis naman ang ating kitchen, siling haba, okay, potatoes, corn, and cabbage, at ang ating mga pa-spices is black pepper, buong black pepper. So yan, mamaya hihiwain natin bago natin ilagay doon para fresh siya. Okay, for the meantime, hintayin natin kumulo yung ating beef. Siguro 1 to 2 hours para lumambot siya. Okay? So guys, mamaya babalikan ko kayo para doon sa paghihiwa naman, okay? Okay guys, nilagay na natin, since kumulo na siya, nilagay na natin yung paminta para lumasa dun sa karne. So, susunod na lalagay natin is yung mais. Ito yung sinasabi ko, ngayon lang natin dapat siya hiwain. So, up, siguro sa apat. 1, 2. Hindi matigas siya eh. Limitin nyo lang ng force. Siguro 5 yan. Tapos, lagay na natin. So, bakit mais? Kasi matagal siya maluto. So, siya yung una natin ilalagay. Natin yung beef, tapos susunod natin nilalagay potatoes. Okay. So, hiwain na natin siya. Siguro yung pagkakit ko kalaking patatas, mga kasi bibigyan din natin yung brother ko sa kabila. So, damihan natin yung hiwa. Para may sabaw din yung mga bata. So, potatoes. Ayan. So guys, pwede na natin ilagay ito. Itong siling haba. Ayan. Pinot na natin. Tapos yung garlic and onions, siwain na natin, no? Para lumasan na sa sabaw. Pati garlic. Okay. So ganyan lang. Pag medyo pipit na yung garlic nyo, mas madali na siyang hiwain into maliliit, no? So ganun lang, halo natin ulit doon para lumasa na siya, guys. Okay, lagyan natin ng guys ng tubig yung patatas natin kasi pag hindi mangingitim. Yun ang mga technique. Lipat natin siya rito. Hiwain natin din tong isa. So yung potatoes, tignan nyo, ganito karami yung potatas. Oh. Marami na yan. Tsaka yung saging, sabay natin siya ilalagay. So yung saging natin, balatan natin. Hingin natin. Tanggalan natin yung balat. So kailangan yung banana para yung ano natin, medyo manamis-namis na maalat-alat na mabango na lasang mais.
So, yun yung style, no? Para maging kaaya-aya yung sabaw natin. So, ganun lang kadali, guys, ang pagluto ng beef stew. With corn, cabbage, and bananas. Pala pobre. In short, ilagang ba? Okay, marami na lang magbabash ito. Please na magbash kayo, comment na lang kayo, and mag-subscribe sa YouTube channel ko. So, hugasan lang natin, guys. So, again, lagyan natin ng water para hindi siya mangitin. Mangitin kasi yung patatas sa kasabi. Okay, guys. Nailigpit natin yung mga pagbalatan para malinis ang ating kitchen. Sandali natin. So, siguro mga after 15 minutes, pagkalagay natin dun sa corn, pwede na natin isunod yung bananas and potatoes. Okay? Balikaw ko kayo ulit, guys, no? Okay? Okay, guys, pwede na natin ihalo. Hiniwa ko na rin pala yung ating cabbage. Yan, no? Hiniwa ko. Pwede na natin ihalo yung ating mga patatas at saging na saba. Okay? So, halit muna natin dito. Ngayon, malinis na yung kitchen natin. Tapos, ihalo na natin. Okay? Ito nga. Turbo ulit ng apoy. Pag kumulo, slow fire ulit. Ganun lang. Tapos, siguro mga 15 to 20 minutes, halo na natin itong ating cabbage. Tapos, pag nahalo natin siya, siguro mga 3 to 4 minutes, patayin na natin. Hayaan na natin yung init ng sabaw ang magluto dito sa cabbage natin. Ayan. So, hinati natin siya. Tapos, pag luto natin, kainin na natin kaagad para mainit na mainit yung sabaw. Mas malambot na malambot yung meat. Okay? Balik ako mamaya, guys. Okay, that's it, guys. Naka 15 minutes na tayo dun sa ating potato saka banana nung nilagay natin, no? So, next stop, itong ating cabbage. Okay? Yun lang natin na maliliit. Yan, okay na yan. Tapos, ihahalo natin siya dun. So guys, halo lang natin to. Tapos, siguro 2 to 3 minutes, okay na. Yan, ganyan karami ka. Halo natin. Medyo madumi kasi yung kitchen ko, guys, no? Kaya, halo na natin, no? Paghalo natin dito sa kabila. Ayan. Nahulog. So, ganun lang, guys. Medyo kasi, guys, medyo haluan natin ang sabaw. Tapos tubo ulit natin yung apoy. Yan, para maganda yung sabaw natin. So, takpan lang natin, guys. Tapos, wait tayo ng another 3 minutes. So, yan, guys. Sinalo na natin yung repolyo. Yan. Yan. So, luto na siya, guys, no? Ayan, makikita nyo. Ayan, okay? Luto na yan, guys. So, yun. So, yun ang ating way, procedure kung paano magluto ng beef stew with corn, bananas, a la pobre. Okay.
please subscribe to my YouTube channel. If you have comments and suggestions, please write it down below. Tapos, share na rin to para dun sa mga nag-aaral kung gusto matuto magluto. Okay? Please don't forget to subscribe and hit the bell button. Okay, that's it guys. Sana nakatulong sa inyo ng video na to. Matuto kayo magluto para sa yung family. May sabaw. Okay, beef stew with corn, bananas, a la pobre. Bye-bye!